Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kumusta na kayo guys? Ngayon, excited ako magluto dahil gusto kong ma-experience nyo din ang isa ulit na pinakapaboritong ulam namin mga Bicolano, ang tinunot. Siguro hindi pa kayo lahat familiar sa ganitong recipe, kaya gusto kong i-share para ma-try nyo din lutuin sa inyong mga tahanan. Okay? So, ang ating mga ingredients na gagamitin ay luya, bawang, sibuyas, siling haba or pangsigang. Ito pang garnish natin mamaya, yung sibuyas ulit. And then, meron tayong suka, papaya, dahon ng malunggay, dahon ng sili, gata. Meron tayong, ito kasi labahita ang gagamitin natin. Ang usual na ginagamit ay pagi, pero medyo mahirap siya hanapin, especially dito sa Manila. So, yan. Anyway, marami na rin namang gumawa na fish yung gamit nila. Ito labahita, mas masarap siya. Meron tayong patis, asin, paminta, at mantika. Okay? Simulan na natin, guys. Painitin natin ang kawali. Lagyan natin ng mantika. And then, mainit na, ilagay na natin ang luya. Okay, medyo kino yung luya natin. Tapos, isunod na natin ang ating bawang. Okay, isunod natin ang sibuyas. Isunod na natin ang ating papaya. Yan. Ito kasi papaya, nagtutubig pa siya. So, kailangan medyo mag-evaporate muna yung tubig nitong yung gulay na to. Medyo palulutuin muna natin siya. Tatakpan natin ng 5 minutes muna. Then, check natin later. Kailangan lumabas ng tubig para tayo maglalagay ng gata. Pwede na natin ilagay yung kalahati ng gata. Once na nilagyan na ng gata ang ating gulay, huwag na natin siyang tatakpan. Ang hiwa ng papaya pala kailangan manipis lang. Dagdag na tayo ng pampalasa. Lagay tayo ng patis. Huli natin ilalagay yung suka kasi once na nilagay na siya, hindi na siya pwedeng haluin ng haluin. So ngayon, ilalagay na natin ang pangalawang gata. And then, pwede na natin ilagay ang sili para medyo yung lamsa ng isla medyo mabawasan. Ay, grabe. Ang sarap na naman ang ulam namin. So, kahit nasa Manila ako, na-enjoy ko pa rin yung mga food na sa Bicol kasi talagang niluluto ko siya. Kasi madalang na rin ako nakaka-uwi sa probinsya namin. Lalo pa ngayong COVID. Napakahirap na ngayong bumiyahe.
Okay, so since manipis lang yung papaya natin, mabilis lang siya maluto. So, pwede na natin ilagay ang ating malunggay, ang ating pinakamasustansyang gulay. Wow, perfect! And of course, ang ating dahon ng tili. Ito guys, sarili kong ano na lang to. Ang original talagang pinuno, dahon ng malunggay lang. Pero ako, gumagawa ng pinuno, mas gusto ko may dahon ito. Ang sili. At least nalilesen yung lansa ng fish or ng pagi. Kung pagi yung gagamitin natin. Saka mabango talaga siya. Subukan nyo to guys. And then, saka natin ilagay ang ating suka. Tapos, huwag muna natin siyang hahaluin. Mamaya pa natin siya pwedeng. Pag nilagay natin yung suka, huwag munang haluin na ang haluin. Mmm, bango! Mapapasabak na naman tayo nito ng kain. Shoutout pala sa kumari kong si Maring Delia Drise Magtibay. Siya ang nag-request nitong pinunod, kaya lang malayo siya eh. Sorry Mars ha, ikakain na lang kita. Kung kayo po, kung may request kayo at kaya ko naman lutuin, para matikman ko din yung mga recipe nyo, pwede nyo pong i-comment at susubukan ko pong lutuin. Tikman ko nga ulit na may suka na siya. Kasi pwede pa tayo mag-adjust ng salt or patis. Ayan, pwede na natin siyang haluin. Siram kang pinunot ni Manay. Dapat may extra rice nito. Mabilis lang siya maluto guys. So magre-ready na tayo ng ating bowl kasi konting time na lang. Ang sarap ng ulam niya. Luto na ang ating special na kinunod. So, ita-transfer ko na siya sa bowl ng ating matikman na. Mas intensyahan na ang ating recipe. Papatayin ko na yung apoy. At ililipat na natin. Ito na guys! Excited na naman ako! So, success ang ating kinunot na labahita. So, gusto ko i-try nyo to guys ha. Kasi talagang hindi kayo magsisisi. Masarap talaga siya. Kung gusto na maanghang, magdurog na lang ng sili. Sarap! So, paano yan guys? Mauuna akong kumain sa inyo. Yung unang suko para dun sa mga nag-subscribe na. Kaya, subscribe na kayo guys. Ang sarap. The best talaga ang lutong Bicol. Pag nagluto kayo ng kinunot, huwag yung titipirin sa gata. Ito, dalawang nyukto yung ginamit ko. Tuwing magluluto ako, laging pagkata, laging dalawa ang ginagamit ko. Hanggang dito na muna tayo today. Abangan nyo pa ang aking mga susunod na isi-share na recipe sa inyong lutuin to. Talagang magugustuhan to ng inyong mga anak, asawa, ang buong pamilya. Okay? Thank you very much for watching. Sana po mag-subscribe kayo. And maraming salamat sa mga nag-like at nag-share at sa mga nag-subscribe. Okay, thank you!